Carmena Villaruel. Wait pa rin kayang makawork si Kylene Alcantara. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Muling natanong ang actress na si Carmena Villaruel kung payag ba itong makatrabaho si Kylene Alcantara. Sa isang panayam ay nausisa ang ina ng kambal na sina Mavie at Cassie kung gusto ba niyang makatrabaho ang umano'y dating girlfriend ng kanyang anak. Ano ba? Magkakilala naman kami, of course. We've worked together. Parang ayoko lang magsalita kasi ito na nga. Pag magsasalita naman ako, may sasabihin na naman sila. Panimula pa ni Carmina, Anya. Kapag nagsalita naman raw kasi siya ay baka mamasamain na naman ito ng ibang tao. Ayoko nang magsalita kasi mamasamain na naman ng ibang mga tao. Kahit nasabihin mo I wish her well or may sabihin kang maganda, sasabihin nila ay plastic ka. Dagdag pa ni Carmina sa tanong kung willing ba siyang makatrabaho ang dalaga. Sakaling mag-cross ang landas nila ay papayag naman daw siya. Why not? Basta gusto ko lang naman na chill. Ayoko nang ma-stress, say pa ni Carmina. Matatanda ang marami ang bumatikos noon sa palibhasa lalaki actress dahil sa umano'y pagiging pakialamera nito sa naging relasyon nila ni Mavie at Kaylee. May mga lumapas pa nga ng chika na noong di umano'y naghiwalay na ang dalawa ay may managing patama raw si Carmina sa dalaga. Hindi naman ito kinumpirma ng actress, ngunit sa kabila nito ay marami pa rin ang nag-relate ng mga post niya kay Kaylee. Sa kabilang dako naman ay juicy rin ang mga binitawang post ng Kapuso Young Star, kaya mas lalong uminit ang bulungan na may hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga ito. At sa kabilang banda, kaninong mas bet si Lovie sa Guilty Pleasure, kay G-Imba o kay Jameson? Nakakaloka ang award-winning actress na si Lovie po. Talagang pasabog kung pasabog ang mga eksena niya sa pelikulang Guilty Pleasure. In fairness, sa clear pa lang na naturang movie ay kitang-kita mo na agad na isa na naman itong dekalidad na proyekto mula sa Regal Entertainment as a Cesc Leves Lovie Productions na pag-aaring Lovie. Napanganga at napawa ang mga members ng entertainment media sa ipinalabas na trailer during the grand press con of Guilty Pleasure recently. Pinalakpakan ng mga nasa Medicon ang mga love scene ni Lovie sa dalawa niyang leading man na sina Jane De Guzman at Jameson Blake. R16 ang rating na ibinigay ng MTRCB sa Guilty Pleasure, kaya alam na. Sabi nga ng direktor nitong si Connie Macatuno, ito raw ang pinaka-sexy pelikulang ipalalabas ng mga sinihan this year. Merong ginawa si Jim at saka si Lovie na intimate scene there na nasurprise rin ako sa kanila, but I let it be. Yung parang they were playing a song and then sobrang naging intense yung emotions nila. Yung kay Jameson naman sa kay Lovie, ang masasabi ko lang lasing siya. Jameson sa sarap ang charot, natawa pang bubutikan pa ni Direk Connie sa dalawa niyang artista. Intoxicated is the word. Intoxicated siya sa ganda ni Alexis. Karak ni Lovie, Anya pa. Say naman ni Lovie, ginawa niya ang lahat ng masilan at intense sa movie dahil sa trash na kay Direk Connie. In fact, first day lang ng shooting nila ay love scene agad nila ni Jameson ang kinunan. Pirong hirit naman ni GM ay felt violated. Sa tanong naman kay Lovie kung kanino siya mas nahan, kina GM ba at Jameson, at natawa na lamang ang actress. Iba kasi yung atake ng bawat isa, magkaiba eh. It's a different experience, so they delivered perfectly sa characters nila. Unusual daw ang intimacy nila ni GM at loving and tender naman kay Jameson. But the sexy part of the film is just tip of the iceberg. There's so much deep in the story. Everyone did an amazing job, say pa ng premyadong actress. Mapapanood na simula October 16 sa mga sinihan nationwide ang Guilty Pleasure mula sa Regal Entertainment at Cesc Leves Productions, kasama rin sa movie sina Sarah Edwards, Dustin Yu at Angelica Lau.